Cecil Guidote Alvarez, The Philippines is a Stage. Ang Pilipinas ay isang tanghalan. Malungkot na naisip ni Cecil, kailan kaya magsusulat ng mga dula sa Tagalog o sa ibang katutubong wika ang mga Pilipino upang ganap nilang maipahayag ang kanilang sarili. May mga palabas ang mga Pilipino na hindi ginaganap sa tanghalan. Sa halip ay salansangan na maaring makibahagi ang mga manonood. Kailangan natin ng isang dulaang pambansa na magtataguyod ng kultura at pamanang lahi ng Pilipinas. Ang wika ni Cecil. At makakatulong din sa higit pang pagpapabuti ng mamamayan at sambayanan. Ang dulaan ay tulad ng hanging ating nilalanghap, isang pangunahing pangangailangan sa buhay ng bawat isa. Lubhang mahal ni Cecil ang Pilipinas, kaya't gumawa siya ng kanyang sariling tanghalan, isang tunay na tanghalang Pilipino, at taas noon niyang itong pinagtagumpayan. Cecil Guidote Alvarez, The Philippines is a Stage. Ang Pilipinas ay isang tanghalan. Isinulat ni Ray E. De La Cruz, tinibuho ni Beth Barocha. Cecil Guidote Alvarez, Ang Pilipinas ay isang tanghalan, isinulat ni Ray E. De La Cruz, debuho ni Beth Parocha. Ang kabataan ni Cecil Guidote ay punong-puno ng katang-isip na naghatid ng malaking pagbabago sa sining at kultura ng Pilipinas. Ang mundo ng katang-isip. Ginugol niya ang maraming oras sa kanilang hardin sa Quezon City. Pagmamasdan niya ang isang paru-paro na palipat-lipat sa mga pula at rosas na bugambilya. Pagkatapos, siya'y magkukunwaring isang paru-paro. Masayang sinasamahan siya ng kanyang mga kaibigan sa hardin. Sila'y magpapanggap ng mga reyna at prinsesa sa gitna ng kagubatan at maglalagay ng mga palamuting dahon at bulaklak. Sa kanilang tahanan, bahay-bahayan ang nilalaro nila ng kanyang kapatid na si Kuya Cesar. Sasabihin niya, "Sige, ikaw ang maglilinis, ako naman ang magluluto at magkasama tayong mamamalengke." Sa pagtulog niya, si Yaya CB ay magkukwento ng mga alamat, engkanto at kababalaghan. Bakit maraming mata ang pinya ang tanong niya? Si Pinya ay isang batang babaeng nahihirapang makita ang mga bagay-bagay. Sa kanyang pagtulog, mayroon siyang mga malabahagharing panaginip sa malalayong puok, mga kaaya-ayang nilikha, pagbulong sa isang higanting tenga, paglipad sa ihip ng hangin, pagsamba sa araw. Hilig ni Cecil ang pag-arte, kaya't kasama siya sa mga pagtatanghal ng mga dula sa kanilang paaralan. Natutuwa siya sa pagsasaulo ng mga linya, pagsunod sa mga tagubiling, pagsusuot ng iba't ibang costume at paggalaw sa tanghalan. Lubos ang kanyang kagalakan sa mga malakas na pagpalakpak ng mga manunood pagyuko niya sa katapusan ng pagtatanghal. Subalit, pagkatapos ng bawat pagtatanghal, may kakulangan siyang nararamdaman. Karamihan sa mga dulang ginagampanan niya ay isinulat sa Ingles na mga banyaga at sa kanyang pananaliksik sa drama sa aklatan, iilan lamang ang natagpuan niyang mga dulang isinulat ng mga Pilipino at halos lahat sa kanila ay isinulat sa Ingles.
Ingles noon ang itinuturing na wika ng mga mayayaman at nagsitakos sa pag-aaral. Samantalang Tagalog naman na siyang batayan ng wikang pambansa at iba pang katutubong wika ng mga Pilipino ay itinuturing na bakya o mababang uri. At kung sakaling may dulang Tagalog, ang tagpuan ay kadalasan sa kabukiran o lalawigan, hindi sa kalungsuran ng Maynila. Ang Tagalog at iba pang katutubong wika ay nakatutulong na magpahayag ng tunay na damdamin at kaisipan. At sa pagsasali nito sa Ingles, may mga diwa na hindi sapat na naipapahayag o kaya ay nawawala. Malungkot na naisip ni Cecile, kailan kaya magsusulat ng mga dula sa Tagalog o sa ibang katutubong wika ang mga Pilipino upang ganap nilang maipahayag ang kanilang sarili? Laging nagagalak si Cecile sa panonood ng mga palabas. Inaasam-asam niya ang Kwaresma dahil maraming palabas ang masasaksihan sa panahong ito. Tuwing mahal na araw, ang kanilang pamilya ay umuwi sa Vigan City, Ilocos Sur, na siyang bayan ng kanyang ina. Nasasaksihan niya ang mga nagpipinitensya na hinahampas ang mga sarili tanda ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sumasama rin siya sa gabi-gabing prosesyon. Ang kanyang paboritong imahen ay si Santa Veronica na may hawak na telang naglalarawan ng magkakatulad na tatlong mukha ng nadurusang mukha ni Hesukristo. Para siyang nanonood ng isang dula na taglay ang kanyang awa kina Hesukristo at Santa Veronica. Sa Linggo ng Pagkabuhay, maaging gigising si Cecile upang saksihan ang Domingo Sabet o Salubong. Damang-daman niya ang pinapanood na palabas, dalawang prosesyon na magsasalubong sa isang malaking arko na gawa sa kawayan sa isang pinagkurusan. Ang isang prosesyon ay sa mga kababaihang may dalang imahe ni Birheng Maria na nakasuot ng belong itim. At ang isa namang prosesyon ay sa mga kalalakihang may dalang krus na may nakasabit na puting tela, wari pahiwatig ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Isang itim na tabing ang naghihiwalay sa Birheng Maria at sa krus. Mga batang babae na nakasuot anghel ang nakatayo sa mataas na bahagi ng arko. Umaawit sila ng himnong Iloko ng Linggo ng Pagkabuhay habang nagtatapon ng mga bulaklak. Sumasabay sa pag-awit ang tunog ng saksopon. Isang napakalakas na tunog ng punit ang narinig. Biglang binutas ng mga paa ng isang bituing anghel ang gitna ng takip na papel sa itaas ng arko. Ibinababa siya sa isang pinalamutiang duyan habang umaawit. Binuksan ang itim na tabing, tinanggal ng bituing anghel ang belong itim sa mukha ng Birheng Maria. Inawit ng bituing anghel ang lahat ng mga anghel, ang Regina Celi. Regina Celi, Alleluia. Pagkatapos, ang bituing anghel ay ibinalik sa taas ng arko. Para kay Cecile, talagang kahindik-hindik ang palabas na ito. Maraming nabasa si Cecile ang nagpapatungkol sa pista ng Moriones ng Marinduque na ginaganap tuwing mahal na araw. Ang mga Moriones ay mga sundalong Romano sa Biblia. Nililibot nila ang buong bayan sa loob ng 7 araw upang hanapin si Longino, ang pinuno ng mga sundalong Romano na bulag sa isang mata. Gumaling ang bulag niyang mata nang mapatakan ito ng dugo ni Jesucristo matapos niyang sundutin ng sibat ang kanyang tagiliran. Mula noon ay pinamalita na niya ang kanyang pananalig kay Jesucristo. Ipinapakita ng pista ng Moriones ang paghahanap, paghuli at pagpupugot ng ulo ni Longino. Nananakot, nagkukulat at nilalaro ng mga sundalo ang mga manunood habang hinahalap nila si Longino. Sa murang isip, nauunawaan ni Cecile na ang pinapalabas tuwing mahal na araw, ang mga nagpipinitensya, mga prosesyon, Domingo Sabet at Pista ng Moriones ay pawang mga dula. May mga palabas ang mga Pilipino na hindi ginaganap sa tanghalan, sa halip ay sa lansangan
na maaaring makibahagi ang lahat ng tao. Sa edad na 18, itinatag niya ang Teenagers, isang lingguhang serye ng drama sa Tagalog na siya rin ang host at direktor. Ang palabas na ito sa telebisyon ay tumutukoy sa pag-asa, pangarap at suliranin ng mga teenagers sa Kalakhang, Maynila. Isinasahin papawid niya ang dula sa telebisyon. Isang dula ang pagsasahin papawid na parang palabas sa tanghalan sa harap ng maraming manonood. Sa kolehiyo, natapos niya ang degree sa edukasyon. Nais niyang maging guro sa drama balang araw. Naging scholar si Cecil sa Trinity University at sa Dallas Theater Center sa Texas upang mag-aral ng dulaan at komunikasyon. Prospectus for a National Theater o plano sa dulaang pambansa ang tinilakay niya sa kanyang thesis para sa degree master. Nagmumukha ito ng pagtatatag ng isang dulaang pambansa sa Pilipinas na magsasanay ng mga artistang guro na sila namang magtuturo sa ibang may nais na magsanay sa dulaan. Sa edad na 23, itinatag ni Cecil ang Philippine Educational Theater Association o PETA noong 1967. Batay ito sa kanyang thesis para sa degree master. Kailangan natin ng isang dulaang pambansa na magtataguyod ng kultura at pamanang lahi ng Pilipinas, ang wika niya. At makakatulong din sa higit pang pagpapabuti ng mamamayan at sambayanan. Maraming tao ang nag-iisip na nawawala na yata siya sa kanyang sarili. Wika nila sa kanya, hinding-hindi yan mangyayari. Gayunman, matatag niyang pinanindigan ang malaking pangarap na ito. Ang unang pagtatanghal ng PETA ay bayaning huwad sa direksyon ni Cecil. Ito ay ginanap sa lantad na tanghalan ng Raja Sulaiman Theater sa makasaysayang guho ng Fort Santiago sa Maynila. Ang pangunahing layunin ng dulaan ay makapagbigay aral. Ang PETA ay nagtatanghal ng mga dula na mahalaga sa buhay ng tao. Sa mga workshop, itinuro niya sa mga taong nasa at wala sa dulaan ang mga makasining na paraan upang maipahayag ang kanilang sarili tungo sa pagpapaunlad ng pamayanan. Nakatanggap si Cecil noong 1972 ng Ramon Magsaysay Award, ang pangunahing at pinakamataas na karangalan sa Asia sa paglikha niya ng praktikal na programa para sa isang dulaang pambansa at sa pagtatatag niya ng PETA noong 1967. Isa itong pagkilala sa 5 taon niyang pagkamalikhain, pagpupunyaki at masithing pagsisikap. 21 ng Setyembre, 1972, nang ibinaba ni Ferdinand Marcos ang batas militar. Pinili niyang maging diktador na mayroong walang hangganang kapangyarihan na gawin ang anumang nais niya sa mga sumasalungat sa kanya. Ang nobyo ni Cecil na si Gerson Alvarez, isang abogado, ay isa sa hindi sumang-ayon kay Marcos kaya't ang buhay niya ay nanganganib. Bunga nito, siya at si Cecil ay agad na nagpakasal sa Maynila bago siya tumakas papuntang Amerika. Dahil ang PETA ay may mga dulang umaatake sa mga Marcos, hindi naglaon, ay tumakas din si Cecil papuntang Amerika. Si Cecil Guidote Alvarez at ang mga ibang Pilipino na hindi maaaring bumalik sa Pilipinas dahil sa politika ay nanirahan sa New York, New Jersey at Connecticut. Sa La Mama Experimental Theater Club sa New York City siya na malagi. Doon niya pinagpatuloy ang pakikibahagi sa dulaan, lalo na sa pagsulong ng mga palabas mula sa mga umuunlad na bansa. Habang wala siya, patuloy pa rin ang pagtakbo ng PETA na laging nasa kanyang kaisipan. Matapos ang People Power Revolution noong 1986, bumalik si Cecil at ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Naging pangulo siya ng Philippine Center ng UNESCO International Theater Institute o ITI. Sa pamamagitan ng dulaan, ipinagpatuloy niya ang kanyang atikain ng kapayapaan, pakikipagkaibigan, at pagtutulungan ng mga tao sa mundo. Sa taong 2005, ang punong himpilan ng PETA ay nailipat na
sa pananatilihang gusali nito sa Quezon City, PETA Theater Center. Bukod sa mga palabas sa tanghalan, binigyan diin ng PETA ang paggawa ng informants place, mga dula na nagpapahayag ng mga paksang panlipunan tulad ng pagpaplano ng pamilya at karapatan ng kababaihan sa buong Pilipinas. Iminumulat ang mga manonood sa mga suliranin at hinihikayat ang mga manonood na hanapin ang kalutasan sa kanilang mga suliranin. Sa 50 na anibersaryo ng PETA noong 2017, iginawad dito ang Ramon Magsaysay Award sa paggamit ng kapangyarihan ng dulaang sining sa pagpapalakas ng pamayanan at pagbabago ng lipunan. Higit pa sa kanyang pagiging isang samahan sa dulaan, ang PETA ngayon ay isa ng pampamayanan ng dulaan na sumasalamin at nagtataguyod sa mga wika, kultura at kaugaliang Pilipino. Nagbibigay aral at nagbibigay din ng sigla at pag-asa. Ang lakas ng PETA ay nararamdaman mula sa tanghalan tungo sa mga manonood nito hanggang sa bawat mamamayan at sa pamayanan. Ang dulaan ay tulad ng hangin ating nilalanghap, isang pangunahing pangangailangan sa buhay ng bawat isa. Pangarap na ni Cecil Guidotti Alvarez ang PETA at ang sangdulaang pambansa sa Pilipinas noon pa mang bata siya. Isinulat ni William Shakespeare, "Ang buong mundo ay isang tanghalan." Lubhang mahal niya ang Pilipinas, kaya't gumawa siya ng kanyang sariling tanghalan. Isang tunay na tanghalan Pilipino. At taas noon niya itong pinagtatagumpayan. Show.